Magandang araw po sa inyo, Mr. President Duterte. So, nandito po ako ngayon, hindi upang magreklamo, kundi hihingi ng tulong sa inyo. Kasi magkaiba po yun ang magreklamo sa hihingi ng tulong. Kasi kapag nagreklamo ka, baka sabihin nyo, sir, na reklamo kayo ng reklamo. Wala namang kayong ginawa kundi magreklamo. Manahimik na lang kayo. So yun, sir, imbis na magreklamo, hihingi na lang kami ng tulong sa inyo, sir, Mr. President. Baka sakaling maawa kayo sa amin, sir. At saka hindi naman ako mahihiya na hihingi sa inyo ng tulong, sir, kasi parehas naman tayo ng ilong, sir. O, tingnan nyo, sir, o. O, diba, sir? Parehas tayo, sir. Ang pugi ng ilong natin, sir. Saka, parehas din tayong Bisaya, sir. Ang pagkakaiba lang natin, sir, ay mas magaling ka mag-Ingles, sir. Walang makakatalo sa Ingles mo, sir. Idol ka namin sa Ingles, sir. Ang tigas ng Ingles mo, sir. Walang makakatalo sa Ingles mo, sir. Mga ganito mo, sir, o. My God, I hate drugs. If you destroy my country, I will destroy your life also. Even your brother and sister is not excuse the law. Oh, yun, sir. Ganun, sir. So ngayon po, Mr. President, hinihiling po ng mga taga-Masbati na kung pwede ba daw po sana na maibalik na po ang biyahe papuntang Masbati. Kasi po kapag van ang sinakyan nila pauwi ng probinsya, hindi nila kaya ang pamasahe, sir. Kasi alam nyo naman, sir, na hindi maayos ang trabaho nila dyan sa Manila, sir, dahil hindi pa tapos ang laban sa COVID, sir. At saka hindi po ako nagre-reklamo, sir, nagpapaliwanag lang po ako, sir. At saka, sir, kapag kakalat yung COVID, sir, o hindi, parehas lang naman yun, sir, kapag bus ang ginamit at sa uban ang gagamitin pa uwi ng probinsya, sir. Parehas lang yun, sir, kasi kapag sa bus, sir, madali lang naman din, sir, ipatupad ang social distancing doon, sir. Ang pagkakaiba lang sa dalawa, sir, kasi ang bus, sir, mura lang yung pamasahe. Pero yung van, sir, sobrang mahal ng pamasahe, sir. Hindi nila kaya yun, sir. Kaya ngayon, sir, kung napanood mo tong video na to, sir, sana pakinggan nyo po ang aming kahilingan, Mr. President. At sa mga kababayan ko dyan sa Masbate City, kung gusto nyo na matulungan tayo ni Mr. President, tulungan nyo ako na i-share ang video na to. Ipalagay natin na mayro... ang Masbate na mayro... At ngayon, ipalagay natin na ang Masbate City ay umabot sa 50,000 population. At sa 50,000 population na yon, ang 30,000 ayaw mag-share kasi tinatamad sila. So mayroon na lang tayo na mayroon na lang tayong pag-asa na 20,000. At sa 20,000 na yon, hindi nakapag-share ang 10,000 kasi brand out. Hindi sila nakapag-piso wifi. So ngayon, mayroon na lang tayong 10,000 share. Pero okay na yun. Sinisigurado ko sa inyo, makikita na yan ni Mr. President. So yun lang po. And permission to live, sir. Kasi, sir, kapag ban ang sinakyan ng mga uuwi sa probinsya, share, hindi nila kaya ang pamasahe, sir. Kasi alam, kasi po, kapag van ang sinakyan ng mga taga-probinsya pa uwi ng probinsya, anong klaseng message yun? Hindi ko talaga alam mag-Tagalog kasi. Na kung pwede ba daw po sana na maibalik na ang biyahe ng boss, saan yun? Nakakalimutan ko na naman. Papuntang probinsya, boss, sa mga uuwi ng probinsya, nako, yun lang naman pala yun eh, nakakalimutan ko pa talaga. Kasi kapag van ang sinakyan ng mga taga-mas, kasi nila sir, hindi yung ng mga taga-Masbate. Kasi pag van yun, kanina pa ako nakakalimot.
Hindi po ako nagrereklamo, sir. Nagpapaliwanag lang po ako, sir. At lumakas yung hangin, sir. Cut muna.